technical sergeant di Baras, 775003, na-assign sa Port SRC, Sikat SRB, EPSRR, SOCOM, PE. Yung position ko ngayon, ako na yung first sergeant ng port company. So, isi-share ko lang yung mga, hindi ko makalimutan ng mga pangyayari simula na nagsiservisyo ako sa sundalo. Yung pinaka-matindi na nangyayari simula noon na hindi ko makalimut-limutan, yung nangyayari doon sa Lantad, na yung ranggo ko pa noon is PFC pa lang ako, 60 gunner ng isang team. Nang 1993, kung hindi ko makuha, July, month of July. Yung pangyayari doon, supposed to be, hindi ako doon kasama sa operasyon. Yung nangyayari lang naman doon is yung mga 60 gunner namin na nag-ILD na, na disgrasya, na laglag doon sa bangin. Kaya kailangan ng kapalit. Yung problema lang doon, wala nang ibang kapalit na 60 gunner kasi nga yung strength noon ng kumpanya is maliit lang. Almost 60 personnel lang nandoon. So, kaya tinawagan ako na mag-prepare kasi papalitan ko yung 60 gunner na nalaglag. So, yung nangyari doon, hinintay nila ako doon sa LD at hinatid ako doon para ibaba yung nalaglag na tropa namin at palitan ko yung 60 gunner. Kaya nung nangyari noon, nakapunta na ako ng LD. So, tuloy-tuloy na yung operasyon. Tapos, na-hit namin yung high ground. Pagka-hit namin ng high ground, yung nangyayari doon, na landmines, kaagad, may landmines kaagad kami na apakan, kaya nagkaroon kami ng casualty. So, yung isa doon is on this spot, patay, yung isa is wounded. Dala-dala namin yon. Yung problema lang, hindi nga makuha-kuha ng chopper dahil nga sa hirap ng terrain. So, tumawag kami doon sa TCP, yung sabi, i-forsot na lang kasi nandoon na kami sa taas. So ngayon, yung pangyayari noon, so tuloy-tuloy yung operasyon namin. So yung dala-dala namin na rasyon is good for 7 days. So kinabukasan, yung operasyon ng kinabukasan, sinama namin ano yung kwan, patay at saka yung wounded. Sabi ng CEO namin, ng XO na wala tayong magawa kundi i-forsot natin kasi yung chopper nga hindi makababa dahil sa terrain na mahirap. So, tuloy-tuloy kami hanggang sa pagbaba namin, nasundan pala kami ng sniper doon sa Lantad. So, after 2 days na operation, may na-snipe na naman sa amin, isa. So, mabuti na lang, yung tama is slight lang. So, nakasurvive kami doon. Yun nga yung problema namin doon sa hirap ng terrain. Pag nandoon ka na sa tuktok, mahirapan ka magbaba. Pag nandoon ka rin sa baba, mahirapan ka mag-akyat. Lalo na pag nandoon ka sa talagitnaan, na bangin. Yun yung pinaka-mahirap na terrain na dadaanan ko. Pag-akyat at saka yung pagbaba, yun yung mga hindi ko makalimutan terrain. At saka yung mga pangyayari sa amin na halos 3 days na hindi maganda yung kain namin kasi nga yung dala-dala namin yung wounded at saka patay. After ng umabot na kami ng 5 days, na landmines uli. So, yung team leader ko, kasama doon sa landmines, dispat din, namatay. May dalawa na naman kaming wounded. So, bali, dalawa na yung patay, tsaka tatlong wounded. So, tuloy-tuloy pa rin yung operation kasi nga hindi na ma-pick up ng chopper kasi mahirap yung terrain doon. Tsaka hindi kayang ibaba ng chopper yung hindi kaya ibaba ng piloto yung chopper. So, advice uli ng istri is forsot na. So, yun nga, nadagdagan na naman yung Kia hanggang sa umabot kami ng 7 days. Yung umabot na kami ng 7 days, yun, patapos na rin yung rasyon namin, wala na. Tapos, mabigat na yung patay kasi yung unang patay namin, umabot na ng 7 days, mabaho na. So, nakababa kami sa talagitnaan ng bundok. Yung problema lang, pagbaba namin sa bundok, nandoon na kami sa gitna, mahirap pa rin ibaba, ihit yung creek. So, dahil sa terrain nga, parang padir talaga yung terrain doon. Siguro yung mga assigned dati doon, alam nila yung terrain na yun, mahirap talaga, padir. So, hanggang pinursot namin ibaba kasi yung problema namin, yung wounded at saka yung Kia,
na mahirap idaan sa ganun na terrain. So almost isang araw yung pagbaba namin sa kuan, patay at saka yun sa mga wounded. Kaso nga lang, pagdating namin sa baba, nakababa na kami, may kasama pa kaming kabady kami na isang team ng isang kumpanya ng 9 Battalion, yung Alpha Company nila, na mayroon ding dala-dalang wounded at saka kiya. So doon pagbaba namin, dadagdagan na naman yung problema kasi nga yung nangyari doon sa isang kumpanya ng Alpha Company sa 9IB, hindi na sila ma-organize. Iniwanan na nila yung ibang tropa nila, pati yung patay nila. Dalawang tao, tatlong tao na lang nag-assist at saka yung sa wounded. So nakita namin yung na nahirapan na yung kundin, yung CEO ng Alpha Company noon. Tinulungan namin. So nag-organize kami uli ng team. Binago namin yung organize kasi may mga wounded na rin kami. At saka may patay. Yung ibang team doon tumulong sa kundin, nag-security din sa Alpha Company 9IB. Kasi kawawa rin naman sila, kasama rin naman natin. Pareho lang naman sundalo. Nagsusumikap nga para sa pamilya dahil din sa kahirapan. So hanggang umabot kami ng 8 days. So wala na talaga yung mga pagkain namin noon. Naubusan na kami. So nag-request kami ng resupply. Yung nga yung problema, yung chopper hindi talaga makapag-land doon dahil sa hirap ng terrain. Para yung sabi nga nila doon, yung kawa-kawa hinihigop yung chopper. Actually, before kami nag-operate doon, may na-disgrace na chopper doon. Nalaglag. So kaya yun yung kuha ng mga piloto na hindi kaya ipaba. So yun, umpisa na kami ng survival. Umpisa namin ng survival, yung mga bigas na tira-tira doon sa pack, na mga kalat na doon sa pack, kinukuha namin yan, pinag-ipon-ipon, linugaw namin para at least makakain mo lang kahit papaano. So nang makaabot na kami ng 90s, may sniper na naman, na-snipe na, kasama na ako doon na wounded. Sa yung wounded ko lang naman slight din kasi yung tama ng bala galing na sa bato, hindi na direct hit sa akin. So nakakama ko dun sa wounded, saka yung kabady ko si natamaan din pero kunti lang, yung sa akin lang yung medyo may malaki-laki yung sugat na hindi na masyadong nakaka-epekto. So yun, wala kayong magawa talaga kasi wala na pagkain. I-force up namin kasi yung patay namin wala na, maamoy na. Tumutulong na nga yung mantika doon sa punso kasi binalot namin ng punso, tumutulong na yung mantika. So yung ginawa namin doon, last choice na namin kasi wala na rin pagkain, dumadaan na kami doon sa ilog. Yung mga patay na dala-dala namin, yung ginagawa namin doon, pinalutang na lang kasi lumulutang na yun. So yun, bali tatlong patay yung pinalutang namin. Isa pa pala, yung wounded namin na dala-dala ng DD pa lang kami, nakarating kami sa kwan, namatay din yun. Hindi nakapag-survive kasi yung tama niya sa tiyan, maraming splinter na tumama, mga apat yata yun. So parang napuiso na yun dahil doon sa splinter kasi hindi nga, naubos na yung mga gamit naming pang-medical, pati yung dextrose, wala na, naubos na rin sa kanya. So at nakasama namin siya, dala-dala namin, hanggang doon rin siya nabawian ng buhay. So yun yung mga napakalungkot isipin na yung kasama mo supposed to be, kung na-pick up yun, nakuha yun at chopper, mabubuhay pa yun. Pero yun nga, part ng trabaho, kaya tuloy-tuloy pa rin kami. Kung ano yung advice ng taas, sinusunod din naman namin. So nang umabot na kami ng 90s na operation, so, wala na talaga. So, yung dala namin na pagkain, almost 70s lang. So request kami ng supply. Tumawag kami doon na kailangan talaga ng pagkain kasi yung dala namin mabigat na kasi yung radio din mahina na, paubos na rin yung battery. So yung advice doon sa TCP is ilagay na lang nila sa interior yung mga pagkain doon. Ilagay sa interior para ilaglag na lang ng chopper kasi nga yung chopper hindi makababa. So yun, ginawa nila. Kinahapunan, lumipad na yung chopper, narinig namin yun. Nag-advise na yung nagpangsin doon sa amin, yung isa na lang na radio na pinipit pa namin para lang magpangsin yung battery para lang magpangsin yung radio. So yun, nalukit kami doon, nilaglag ng chopper yung dalawang interior na puno ng mga dilata, pagkain. Kaso nga lang, na-overshoot. Medyo may distansya yung nangyari doon. Hindi nalaglag talaga doon sa may tapat namin. So ni-recover namin, yung
pa-recover na kami, nagkaroon pa ng inkwentro. Matagal-tagal pa yun, naabot na pa ng 2 oras kasi yung di naman masyadong karamihan talaga yung kalaban, yung problema lang doon yung terrain at saka yung sniper. So yung na-recover namin doon na pagkain is isa lang. Isang balot lang ng interior, yung isa hindi na na-recover kasi nga nagkaroon pa ng inkwentro. So, hindi talaga tumapat sa amin pagkalaglag. So na-recover namin yung kwan, pagkain. Yun lang yung na-recover ng isang kwan lang interior. Yun lang, isa lang nakuha namin, kaya yung pinaghati-hati namin, pero yun nga, kahit yung sardinas, pumutok na rin, nagkahalo-halo na doon yung mga pagkain. Kasi kalayo pa naman pinagulugan. So, yun, nakakain rin kami, pero tuloy pa rin yung, kwan, tuloy pa rin yung operasyon namin, dahil nga hindi nga ma-pick up yung wounded at saka patay. So, pang 10 days namin, mag-advise na may sasalubong sa amin, pero yun nga, so at least masaya kami na may magsalubong sa amin na makatulong ma rin at magdala ng pagkain. Kaso nga lang, papunta na sana pasalubong sa amin, na landmines din at na-inkwintro. So hindi natuloy yung reinforce doon at saka resupply. Bumalik yung mga mag-kuhan sana sa amin, maghatid ng pagkain. Kasi kuhan yun, mga kasama yung mga kapgo din doon. So yung nangyari, bumalik uli, hindi natuloy yung resupply. Kasi sila nga na mag-resupply, nahirapan din magpunta doon sa amin. Kahit nga kami nga pababa, mahirap din. So, hanggang tuloy-tuloy pa rin yung operasyon, yung pang 13 days na, doon ko nga na-experience kung may makita ka ng mga gulay na pwede talaga kainin kahit hindi na iluluto dahil sa gutom. Pero actually, kahit naglakad pa kami noon na walang pagkain, bihira mo lang maisip yung gutom. Yung iniisip mo lagi, kung makalabas pa kaya kami o may pag-asa pa talaga na makalabas dahil nga sa survival na tapos yun, hindi ka makaisip na kwan, gutom, makaisip pa lang na gutom kung may makita ka na pagkain doon sa bundok ng mga prutas, kung ano-ano na lang yung mga kamuti, yun lang yung naisip mo, may pagkain, so doon mo pa mapil na gutom ka na pala. So hanggang umabot kami ng kwan, 13 days, yung 13 days, ang akala namin na malapit na. Yung pagkaisip namin na malapit na siguro ito. Yung pala, medyo may kalayuan pa. Pero doon pa, sinusunod namin yung sapa. Dala-dala namin yung mga wounded. Mga wounded, saka yung patay. Yung patay, pinalutang na lang namin. Yung sugat ko nga, gumaling na doon. Sa area pa lang, gumaling na. Hindi ko na namalayan na tuyo na pala yung sugat ko. Kasi hindi masyadong kwan. Kunti lang naman na sugat. So, yun. Mag-isip ka, pag maisip mo yun, kahirap talaga, mahirap. Yun ko, doon ko lang na-feel na yun pala talaga yung trabaho ng sundalo. Na sa haba ng serbisyo ko, doon ko talaga nakikita na hindi ko makalimut-limutan sa 24 years in service ko ngayon. Yun yung na-experience ko na yun pala talaga yung trabaho ng sundalo. Pero before that, na nangyari sa amin, parang may signos na mayroon talagang mangyari eh. Kasi yung operation na yun, kumbaga, ano yun, plano yun ng Port Usikan Brigade. So, independent pa yung kumpanya namin doon sa 4th Division. Nagkataon lang na may na-negotiate sila na magbaba daw yung MPA kung mapasok nga yung lantad. So, kaya nag-organize sila ng 2 kumpanya. Isa yung kumpanya ng Port na kasama doon at saka isang kumpanya ng Alpha sa 9IB kasi area yun ng 9IB. So, yung mga pangyayari na yun, kumbaga maisip mo na kung ibalik mo, makikita mo sa tropa na parang may iba talaga, hindi kagaya noon na mag-operate na parang ano lang, parang gugu lang na parang wala kang maramdaman. Pero yung na-operation yun, kagaya nga sa akin, hindi sana ako kasama doon kasi nilalagnat ako. Nagkataon lang talaga na yung 260 gun yung nalaglag doon sa bangin, kaya naipaisama ako doon sa operasyon. Nagkataon pa rin na na-wounded ako. Pero yun nga, kahit may lagnat ako, pero kinakaya ko yun kasi nga, trabaho yan. Part ng trabaho, kailangan yung serbisyo. So, hindi ko na binaywala ko na yung kwan lagnat. Kasi kailangan din nila ng gunner doon sa taas. So, yun. Balik tayo doon sa kwan. Umabot na kami ng 13 days sa area. Wala pa rin kami pagkain. Survival pa rin. Hanggang umabot kami ng 14 days na instead na nandoon na yung sasalubong sa amin, nagkasalubong na kami, siyempre mag-relax na yung tropa.
doon pa rin namin doon na namin naramdaman yung gutom at saka sakit ng paa. Pero prior na nakakuan doon, na nakasalubong kami, so nag-usap-usap na ganito, ganito, ililip kami ng sapir. Di, siyempre yung tropa, siyempre masaya ka talaga kasi may nakasalubong na sa iyo, may makatulong na. Yung ngayon, naliligo na kami doon sa sapa. Yung pala, yung sniper nakasunod pa rin sa amin. So nabawasan na naman kami uli ng isa, radyuman, na hindi namin akalain na magkaganon pa. So nadagdagan uli. So kinabukasan pa kami na iakyat doon sa detachment. So yung mga pangyari doon na na-experience ko, yun yung pinaka-the worst sa buong pagsisirbisyo ko sa army, na sa ranger, na hindi ko makalimut-limutan na nag-survival kami ng 70s, na dala-dala namin yung kasama namin na patay, yung isa pa na wounded, doon na rin namatay, yung bis pabalik na, may nadagdagan pa ng isa. So isa lang yung punto doon na kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo sa buhay mo, lalo na yung during sa operation, kahit nandoon ka na sa area, basta hindi ka pa nakapasok, kahit nandoon ka na sa labas, once na hindi ka pa nakapasok sa kampo, hindi pa talaga safety yun. So marami naman akong na experience ng mga pangyayari sa tagal ko sa serbisyo, pero yung pangyayari namin doon sa Lantad, sa Port Company, yun yung hindi ko makalimut-limutan, dahil nga doon sa mga nakikita mo mismo yung tropa mo nagsapir, yung wounded, doon na mamatay, hindi na naibak. Tapos yung patay, umabot na ng 8-10, 9-10, yung isa, hanggang umabot ng 12-10. Maamoy na talaga, hindi na kuan, pinalutang na lang namin sa sapa kasi mabigat na pag binubuhat pa. So sa awa naman ng Diyos, nakapag-survive kami doon, pero yun nga, marami akong nakuha doon ng mga lesson learned, lalo na sa mga NCO namin, kasi noon PFC pa lang ako, 60 gunner, nakikita ko kung paano kami dinadala ng mga NCO namin sa port, na kahit sa hirap ginhawa, hindi kami pinabayaan ng mga NCO namin. Pero yun ang mga pangyayari hanggang ngayon. Minsan nga napanaginipan ko pa yung pangyayari noon, na hindi ko talaga makalimutan. Nakikita ko yung kasama ko noon, na lalo na yung wounded na dala-dala namin, at tapos doon pa namamatay. So siguro, sabi nga nila, panahon na siguro na pinukuha na sila ng Panginoon. Pero kung sa akin lang naman, yun na mga pangyayari, siguro kung naibak yun, hindi pa siguro panahon. Pero wala tayong magawa kasi kasama yan sa pagsiservisyo. Ang kwan lang doon, yung experience lang doon, na kahit wala kang pagkain, pag iniisip mo talaga yung pagsiservisyo mo, kahit wala kang makain ilang araw, basta iniisip mo yung pagsiservisyo mo, iniisip mo yung trabaho mo, lalo na yung pamilya mo, makapag-survive ka rin. Masabi mo pa rin na ito na talaga yung trabaho ng sundalo, na pinaka-real na trabaho, na hindi lang pa-escort-escort dyan, pa-escort, mag-duty. Yung pinaka-real na trabaho pala yun sa sundalo, yung pag-ooperate, at lalo na pag ma-inquintro ka, doon mo makikita na yun pala yung trabaho talaga ng sundalo. Katok mo na. Pangalawa, yung nangyayari uli sa amin, na doon ko nakikita yung tapang pala ng sundalo, lalo na rin pala pag wala nang makain, na kahit nagbuhos ng bala, sinusuong yun para lang makuha yung pagkain na pinag-agawa namin sa kabila. Kasi nga yung pagkalaglag ng pagkain namin doon, sa na nilaglag na yung pagkain, hindi tumapat sa amin, medyo may kalayuan, at na-inkwintro pa doon. So yung doon mo makikita yung tropa pag gutom na, mawala yung kwan, takot dahil lang doon sa pagkain. Si inanon niya, kanya-kanya kaming secure sa kwan, sa dalawang ano kasi yun, interior na pinagay ng pagkain. Kung kaso lang yung isa nasa malayo na, hindi na namin yung kinukuha, yung sa malapit lang. Pero yun nga, natagalan din yung nakukuha namin. So yung mga pangyayari na yun, doon ko rin naisip kung paano makapag-survive yung tao pag nandun sa bundok. Unang-una, yung nakikita ko nga doon sa team leader namin na si retired na yon, si Master Nayawan, doon ako nakita sa kanya na kinakain niya yung ubod ng saging. Hindi ko alam kung saging ba yun, basta kinain niya yung ubod. So kami rin na mga subordinate niya, tinitikman din namin. Pero yun nga, yung lasa talaga,
kung nandito ka sa kuan, di mo makaya, pero nandun ka naman sa area, nag-survival na kayo, so tikman mo rin, kasi kinakain man niya. Yan, tapos yung mga dahon na lang ng bayabas, yan, kung may bunga ng bayabas na, hindi naman bayabas na yung ano yun, mga hilaw na ako, basta kang makain lang, kinakain namin yan. Bayabas, tapos yung mga puno doon ng mga ubod na pwede kinakain kasi hindi naman ako masyadong alam doon sa bundok. Pero tinitingnan namin yung team leader namin kung ano yung kinakain niya. So sabi niya, oh, ito, tukman, tikman nyo rin. At least makapag-survive tayo. Importante, may makain tayo. So yun, marami kaming natikman na pagkain na hindi ko alam kung anong klaseng ubod yun. Basta yung sabi niya, ito, makain to, hindi to makasira. So kinakain namin yun. Yung pinaka-kwan doon, yung saging na... Sabi nila saging ng ano yun na maraming liso. So pero hindi namin kinakain yung liso, parang kinuhunan lang namin ng kuan, dagta yung ano, bunga. Tapos yung mga kamuti na mayroon kamuti doon na parang sa MPA siguro yun. Yan, kinakain namin, hindi na pinahinugasan yun. Tinanggalan lang ng kuan, lupa yung ano, yung laman niya, tapos diretso kain na. So, kahit nga yung mga, ano, may kamanting din doon, sinusubukan din namin kainin yun. Pero yun nga, mahirap mag-survival talaga sa bundok na hindi mo rin alam kung anong dapat kakainin. So, nakapag-survive lang kami doon kasi nagkaroon lang ang yung team leader ko lang naman noon, na si Master Nayawan, na, di, 16 sergeant namin yun pala, na si Master Nayawan, nagre-retire na ngayon. Siya yung umuuna kumakain ng pagkain na hindi namin alam. Kaya nakapag-survive kami doon. Pero ang pinaka-importante talaga doon is may tubig lagi. Tubig. Kasi yung una, tubig lang kami hanggang 2 days. Tubig na tubig. Pero yun nga, dahil doon yung mga pangyayari, parang yung pagod mo at saka yung gutom, lalo na kasama mo na wounded at saka patay, hindi mo minsan maranasan, hindi mo maramdaman. Maramdaman mo lang noon kung may makikita ka na makain. Doon mo ba maramdaman na gutom na pala. Kailangan talaga natin ng pagkain. Pero habang naglalakad, tuloy-tuloy yung lakad, gabi, araw, kahit nga gabi, na landmines pa. So, nandun na nga kami sa sapa. Pero pati sapa, may landmines pa rin doon. Makikita mo talaga yung ano, yung pag-survive namin doon na mahirap, kahirap talaga. Na hindi ko makalimut-limutan nga dahil doon sa mga kasama mo na kahit yung kasama mo hindi nga makapagsabi tapos hindi na kayo nag-imikan, tinginan lang pagsabi, halt, sandali, wala nang usapan, tinginan yung nagsasalita lang doon, yung team leader, section sergeant, yun lang nagsasabi, yung lahat ng tropa doon na kasama namin, nagtinginan na lang pag sinabing move, sige move, dala-dala pa rin namin yung anong wounded hanggang nga na umabot kami ng 15 days doon pa na nakalabas kami sa ano, nakalabas kami ng pinag-operatan namin na may nakasalubong na sa amin. Doon nga. Tapos yung ika 14 days nga, nabawasan pa kami ng isa kasi nga yung sniper doon sa lanta, yun yung pinaka mahirap na kalabanin. Kasi alam niya yung terrain doon. Alam niya yung pasikot-sikot doon na kahit sa parang pader yun. Alam nila yung daan, kung saan sila dadaan. Samantala kami, first time namin nakapasok doon sa lantad. Noon kami naghihirap na yung lantad na yan, parang pader talaga yan na kumbaga ano yun. Kung wala lang yung mga puno na maliliit doon, wala. Mahirapan siguro kayo magbaba. Dahil doon sa mga ang dinadaanan nga lang namin, ano lang, yung maliliit na puno, tapos yung mga balago na may mahawakan ka lang. Tapos yung patay namin at saka wounded na di makalakad, pinagitna namin yun. Pababa kami ng isang team, mauna sa baba, talian yung patay, ipababa para makadating sa baba. Yung ginawa namin tali doon, yung punso, o yung duyan. Malaking tulong din yung duyan na pang survival. Yun yung ginawa namin tali na pinagdugtong-dugtong. So sa awa ng Diyos, naibaba namin yung patay at saka yung mga wounded, yun ang hinahawakan nila na magbaba. Kasi... nga, wala. Kung hindi lang magaling yung mga team leader namin at saka platoon sergeant noon, siguro magkanya-kanya rin kami kagaya na nangyari doon sa Alpha Company ng 9IB. So, yun. Yung survival namin noon na simula umpisa, nakaabot kami ng
7 days, naubos yung ration namin pang 8 days. Hanggang umabot kami ng 14 days na di mo talaga maisip na makaabot kami ng 14 days na walang pagkain. Saka ko palang nga nalaman na pang 14 days na na lakad namin. Hindi ko naisip yun na 14 days na pala kami doon sa bundok. Yung naisip ko lang naman noon, sana makalabas kami. Sana wag na matagdagan yung kwa namin, Kia, saka Wia. Pero yun nga, nang pang 14 days natagdagan ng isa, na snipe yung silit mangusong, radyo man namin yun. Yun yung kwa na mahirap talaga na kwan. Mahirap na mga pangyayari na hindi ko makalimut-limutan dahil doon sa nangyari sa amin sa port company. Yun nabuwan na yun. Minsan nga, sabi ko nga, minsan na panaginipan ko pa yung kasama namin na nanghihingi ng tulong dahil nga masakit na yung tama niya. Pero yun nga, wala talaga tayong magawa dahil part yun ng trabaho. Yun, na sa awa ni ng Diyos, nakalabas kami pero lahat ng kumpanya, pasok lahat doon sa ospital kasi nga yung paa namin, pagtanggal ng medyas, kasama na yung balat. Kaya sabi daw ng nag-assist sa amin ng mga medic, huwag nyo munang tanggalin yung kumbat nyo kasi hindi na kayo makalakad. So, yun nga, yung iba natanggal na, yun nga, hindi na maipasok pa uli sa kumbat kasi lumaki na, lumubo na yung paa. Kaya hindi kami pinakuan doon sa kuan, detachment. Diniritso kami doon sa ospital, doon na tinanggal yung mga kumbat namin. Tama-tama talaga pagtanggal yung mga nurse doon at saka yung mga intern doon na nagkuan. Sila yung nagtanggal. Parang tambis na yung mga pa, yung lahat ng balat na kuan nandoon na sa medyas nakadikit. So, yun at least nagpapasalamat pa rin kami na nakapag-survive kami na sa mga pangyayari yun. So, tawaran mo na. Okay. Sir, tutuloy tayo. Sige. Tayo momento. May dagdag pa sa lessons learned mo sa buong ano na yun? Pinaka lessons learned mo, may dagdag pa doon sa sinabi mo kanina? Mayroon pa. Marami pang, ang yung lessons learned naman doon, yung pagdadala sa amin ng team leader namin kung paano kami ginaguide niya. Although na may mga patay na kami, may wounded, yung lessons learned ko lang doon is pagdala niya, paano kami inorganize uli, paano kami tinuruan niya ng yung gagawin namin at kung paano kami makapag-survive doon sa bundok, kung ano yung dapat namin gawin. Yun nga, sabi mga niya ng team leader ko dati na hayaan niyo lang, pag makalabas tayo dito, magdalibi tayo. Kasi yun lang yung maitulog, maiano ko sa inyo. Ako ang taya, magdalibi tayo. Kasi bago pa lang yung dilibi noon sa Cagayan de Oro eh. So, pangalawa, yung sa mga pagkain namin na at saka yung sa pag-iisip namin kung paano kami iniano niya na para hindi kami makapag-isip ng takot, hindi kami makapag-isip ng kung ano-ano. Parang doon pa lang sa bundok, inano na kami. Palagi kami kinausap niya na yan, ito yung trabaho natin, part ito ng trabaho natin, at huwag niyong isipin, yung pinaka-importante doon, magdasal lang tayo, makapag-survive tayo dito, hasta focus lang sa trabaho, tingnan natin yung mga kasama natin na may, tulungan natin yung mga kasama natin na may tama, at tingnan natin yung patay, wala tayong iwan dito, magtulong-tulong lang tayo, makapag-survive tayo, magdasal, asa tayo sa Panginoon, nandyan lagi siya sa atin, makaabot tayo doon. Yun lang yung isa na experience ko. Nung, ano, first, nung time na paakyat ka na, nung namatayan na, siya, na kayo ng isa, na isa, hindi ka ba natakot? Yun, isa yan. So, actually, yung pangyari ng landmines, hindi talaga mawala sa sarili mo lang yung takot. Pero, based sa takot, yun nga, nakikita mo na may nangyayari na. So, yung isip mo doon is gusto mo sanang kung ikaw lang yung masunod, gusto mo sanang bababa ka para lang na makapag-relax muna. Kasi yun nga, na may wounded na, may patay na. So yung takot doon, dahil nga 60 gunner ako, may team leader naman ako, pinaliwanag din sa amin yun ng team leader namin. Huwag kayong matakot dyan. Ano lang yan? Yan, part ng trabaho pa rin natin yan. Pero basta yung sa atin, gawin natin, mag-ingat tayo lagi. Tingnan yung daanan natin at makukuha, kukunin niya ng chopper. Yun kasi yung pagkakalam namin na kukunin. So, relax muna tayo dito bago tayo proceed ng next target. So, yun yung kuha na. Yung kaba, nandun lagi yan eh. Pero, yun nga, sa trabaho, dahil nga sa trabaho,
hindi ka naman pwede bababa mag-isa. So, kung ano yung utos ng team leader mo, ano yung sinasabi, kasi PMC pa lang naman ako noon, yun nga, sabi niya, oh, ikaw, di ba Ras, noon, isikreto mo yung 60 mo, kasi may wounded tayo, at may patay, kailangan pa ng medication. So, yun, pero yung kabo nandoon na lagi yan. Okay. Ngayon, Master, first, yun ba, takot ka? May takot ka na. Anong, paano mo nilabanan yung takot? Sino ba yung nagpapawala sa takot po? Iniisip mo ba yung pamilya mo that time? Yung ganyan, natakot, kasama yun sa pamilya mo, kasama rin yun sa kahirapan na iisipin mo na bakit ako nakapasok na sundalo. Yung pagpasok ko sundalo, ayaw talaga ng nanay ko at saka tatay ko na magiging sundalo ako eh. Kasi yun nga, anim kami magkakapatid, lahat lalaki. Ako lang yung may gusto sa pagsusundalo. Pero nung bata pa kasi ako noon, sinabi ko na sa nanay ko na sa anim kami, dapat may isa man lang na magsiservisyo sa gobyerno. Yun nga, yung pagiging sundalo. So, actually, ayaw ng nanay ko. Pero yun nga, yung pangyayari noon, naisip ko yung sinasabi ng nanay ko na huwag kang pumasok ng sundalo. Huwag kang pumasok sa magpulis. At saka kung ano-anong kwa ng government. So, yan. Naisip ko yun. Pero yung pinaka-point talaga doon, na bakit ako napasok na pinipilit ko yung sarili ko na maging sundalo, hindi lang naman sa pagsiservisyo, nandoon na yung palagi yung pagsiservisyo, ang pinakuan doon, yung hirap talaga na wala ang kuan, wala kang income, at wala kang mapasukan na forever. Kaya, yung pagsiservisyo mo, dapat nakapokus ka na doon, na kahit anong mangyayari, ipagpatuloy mo yan. Dahil sa kahirapan, makatulong ka rin naman sa parents mo kung ano yung pangangailangan. Kasi nga, yung nagtulak talaga sa atin dito, wala naman sigurong mayaman na pumasok na sundalo. Yung kahirapan talaga. Kaya tinitiis ko yan dahil nga, pag hinto ka naman sa pagsusundalo, saan ka na naman pupunta? Wala ka na namang income. So, yung marami kang maisip na takot eh. Dahil nga doon, unang-una nga yung pamilya mo. Hindi tapos, ka ba naiyak na takot doon? Yun yung mga pangyayari na hindi mo mamalayan, yung patuloy-tuloy na yung trabaho namin, na minsan yung luha mo tumutulo na hindi mo namalayan. Yun nga, sabi ko sa nanay ko na hirap talaga. Pero yun nga, nag-promise ako sa inyo na kahit anong mangyari sa buhay ko, ipagpatuloy ko yan sa pagsusundalo. Sabi pa nga niya noon, pumunta si Sergeant Miller doon sa bahay namin, si Master Sergeant Untuhan na, Nang, maghanda ka kasi napopromote na yung anak mo, nagiging sarhinto na. Anong sabi ng nanay ko, maghanda ako, mag-litson pa ako, paghihinto siya sa pagsusundalo. Pero, yun nga, nakadedicated na yung sarili ko sa pagsusundalo, hindi ko na iniwan ito kahit, yun nga yung, lalo na yung naranasan ko na napipil ko na ganito talaga pala yung sundalo. So, yan, focus sa trabaho. So, sabi ko nga, yung Panginoon lang nakaalam sa buhay natin kung hanggang saan tayo. Magtiwala lang, kasi kahit anong isusuot natin sa katawan, kahit balutin tayo ng bakal, kung kukunin tayo, wala tayong magawa. Yun lang talaga yung pinaka-kuan doon, magdasal. Kasi siya lang nakaalam. First, nung sitwasyon na nag-survival na kayo, nung sinabi mo na nag-agawan kayo, anong tingin mo sa kasamahan mo na nakipag-agawan ka sa kanila, nag-aagawan kayo, paano mo nalabanan yung ganun na mga kwan, attitude na maging kalma ka lang? Ganun. Yung pagiging kalma sa pangyayari namin doon na nag-agawan, na hindi mo maisip yun na magiging kalma ka eh. Kasi nga, lahat kayo puro gutom. Hindi mo na maisip yung nagpakalma lang sa amin doon na yung wounded namin, nakihingi din. So, yun. At saka doon kami natauhan na hindi pala ito kwan, hindi pala ito budulos na mag-agawan na kahit kwan, nang narinig namin na yung wounded namin na kwan, nakihingi din ng pagkain. So doon kami nakapagkalma na dapat pala unahin natin yung ano, wounded natin pagkainin. So na, kasi nga yung pagkain maliit lang talaga, magkano yan lang yung kwan lang interior, maliit lang, pinasok doon yung pag, mga kwan. Na i-ano lang namin yun, na-distribute ng hati-hatian dahil din naman doon sa mga ko namin, sa mga team leader na pinagsabihan kami, huwag kayong ganan. Kasi nandito pa tayo sa area, wala tayo sa city. Yung pagkain na yan,
yun lang yung nakarating sa atin. So paghati-hatian natin para lahat magkakain, para lahat magkapag-survive. Alam, sabi nga ng leader namin, alam namin na gutom na kayo. Pero kaya nga, ako, team leader nyo, hindi ako nakipag-agawan, pinauna ko kayo para makapag-survive kayo. Noong time na ganoon ang sitwasyon, ano pakiramdam na yung mismong feeling sa sarili mo na yung wounded na nga, gusto pang mabuhay? Ikaw, noong time na yun, hindi ka wounded, gusto mo pa rin mabuhay. Never ka bang nawala ng pag-asa? Sa totoo lang, hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi nga, yung nangyari na yung mga wounded namin na talagang gusto pa talaga nila mabuhay. Pero yun nga lang, inabutan sila ng hindi maganda. Pero yung sa akin, hindi lang ako nawala ng pag-asa. Isa lang yung palaging sinasabi ko. Yung Panginoon lang talaga yung nakakaalam ng buhay ko. Kaya yun palagi nasa isip ko. Na siya lang talaga yung nakakaalam kung hanggang saan lang tayo. Kahit na hanggang ngayon, yung palagi yun din naman sinasabi ko sa trupa na walang ibang nakakaalam sa atin, sa buhay natin, kundi sa taas lang. Kaya doon tayo manalig. Siya lang yung magpapalakas sa atin, sa sarili, at saka sa pag-iisip. Ang Kia pa sa Alpha Company, nagkahanggang lagi umabot ng 14. Hindi ko nga naisip na kaabot na kami ng 14 din sa bundok eh. Saka ko lang nasabi na pagdating namin sa ospital na, anong araw na pala ngayon? Sabi niyo, ganun na, bilang. Uy, pang 15 days na pala natin ngayon? Yun nga, yung kaligayahan mo na naka-survive ka doon. Paano mo parang kanya sisigaw doon, ay salamat! Sa wakas, nakapag-survive din. Kasi hindi ka makapag-isip doon sa bundok kasi lalo na kasama mo yung patay. Minsan nga, pag wala na talaga mainong tubig, doon parang sa sapa. Yung may mantika-mantika na ito, yun ang iinom para lang magkapa. Mahirap mag-isip na may dalalaga. Kaya nga, yun yung pangit sa atin pag nag-operate tayo sa bundok na may dalang patay. Nakalumural ba? Kaya dapat kung may makasulti, i-back agad para... Kasi yun yung isa rin naman yung dahilan na yung iba na hindi... Maepektuhan yung iba, lalo na yung ibang pumasok na hindi nila alam yung pinapasukan nila na yung pagiging sundalo. Yun yung kwan. Nasi! Sabi mo, huwag mong sumisigaw. Yung nanood ng TV, basketball. Sabi mo, dandahan lang yung kwan. Sigaw, kayo marinig dito. Yun yung mga time na... Kagaya ngayon sa mga bagong private natin, na hindi nga nila talaga alam yung pinasukan nila. Ang akala siguro nila, yung nakikita nila dito sa headquarters na nag-escort lang duty. Kaya pagdating doon sa area, lalo na pag may operasyon, yun makapag-isip na mali pala yung pinasukan niya. Kaya nag-awol. Saka kulang pa sa... Kailangan talaga nung may tamang senior NCO na mag-guide. Isa talaga yun. Yun yung nakikita ko sa port company na tipsip ako 60 gunner. Yun sa survival. Wala naman, hindi na nagkuman yung official namin. Yung platoon sergeant namin, si Master Bilermino na sina yung nagkukuman. Tapos yung mga section sergeant, team leader na. Paano sila coordinate yung officer at saka yung senior engineer? Wala na, yung kwa na. Mayroon bang time na may struggle sa kanila doon? Mayroon bang obstacle na mag-away-away pa nila? Wala, hindi naman makapagsalita yung official namin. Tapos magtanong si Master Bilermino, ano pa siya noon eh? Staff technical. Sir, ano ang desisyon? Titingin na lang. Hindi na, pinabayan lang. Nakapag-usap-usap yung mga team leader, huwag na itong gawin natin, may mga kaswati tayo, i-reorganize natin. Yung kulang na team, natin yung team na kuhan, ihiwalay-hiwalay natin, idagdag doon sa mga team na may mga wounded para mabuo pa rin yung organization. So actually, yung mga pangyayari noon, wala nang command yung kuhan. Tinitingnan na lang ng opisyal namin yung platoon sergeant namin saka yung mga section sergeant na sila na lang mismo ang sila na mismo ang mag-decide kung ano dapat gawin. Kahit sa pag-contact, back down ang radio. Kasi sa una, 7-7 lang sa 187. Wala na talaga, wala na radio. Ang ginawa namin doon, pinit-pit yung mga battery para lang magka-contact sa chopper. Yun lang, last na contact namin yung naghulog ng pagkain. Tapos putol-putol pa ang kuhan kasi wala na, lubat na rin. Nalukit kami, pero yung pag-drop nila ng pagkain, malayo din. Yun yung kuhan na sa mga isabi natin sa mga leadership sa mga NCO, kung tingnan mo doon sa nangyari sa amin doon, wala. Lahat na nag-function na doon, yung mga NCO na, yung lalo na yung platoon sergeant namin, siya na nag-command. Tapos yung first, yung
Asa Pepsi ka nun, anong na itulong mo naman doon sa kuan? Sa grupo? Oh, sa grupo. O, yung naitulong ko lang naman doon. Yun, unang-una yung pagsisecurity. Pag, kasi sa atin, organized tayo eh. May mga dala na kami sa gitna yung mga wounded. Kasi wala mang papalit. Kasi tutulong ka sana ng pagbubuhat. Wala mang papalit na magiging 60 gunner. Kasi mabigat din naman yung 60. So, yung ginagawa ko na itulong lang doon sa tropa, yung ibang gamit na kuan, pinaghati-hati namin noon. Kami na mismo nagdala. Tapos, yung pagsisecurity. Dapat, alam mo na kung saan pipisto kay kasi gunner ka eh. Alam mo kung saan ka magpisto in case na mag-hold. Kasi, mga ilang meters lang, pahinga na naman kasi nga doon sa patay. Tapos, yun. Hindi ka pwede na magkumpiyansa. At the same time, huwag ka rin mag-isti na mag-isa ka lang. Kasi kung mag-isa ka lang, marami kang maisip eh. Marami kang maisip kung mag-isa ka lang. Dapat may katabi ka lang na. Gaya ng ano mga naiisip mo? Eh, gaya yung mga, unang-una, yung maisip mo kung makalabas pa ba tayo dito. Tingnan nga natin, wala na tayong pagkain. Tapos, patay natin, mabaho na. Yan. Ano talaga sa kwan? Kailangan mo pala may kausap para di ka makapag-focus na kasi kung mag-isa ka lang doon, mag-security, yung isip mo, ano parang yung sa isip mo, nandoon yung kwan. Yung kalaban parang nandito lang sa palibot ba? Tapos, makikita mo yung mga nandyan, wounded, tapos patay nandyan, tabi mo lang. Mag-isip ka na, ano na may pag-asa pa ba tayo ito magka-uwi? Pero kung may katabi ka, kasi sa atin, body-body man talaga, yung mag-security, yung katabi din, no? Kasi kahit takot ka na, ikaw pa mga, ano lang yan, part ng trabaho natin. Sige, makalabas lang tayo dito. Sabi na lang ang team leader natin, ano eh, mag-jalibi tayo. Pero yung team leader ko, wala na, hindi na yun yung team leader ko dati. Pag reorganize namin doon sa kwan, area, kasi nga, nabawasan yung iba, may wounded, may patay, nagkapalit ng team leader, kasi yung team leader ko, patay na rin. Noon sa sinabi ko na nalan mines. So na pag nagkapalit, na-maintain pa rin ba yung isa open ng Oo, kasi organized pa rin by team. Yung team leader nagpalitan na kasi may isa-isang team nga yung section sergeant na may ng team leader kasi bawas na yung tao. Para lang ma-organize, makapag-security at makasupport doon sa mga wounded. Like for example, lang bugbang eh. Leading yung dalawang team, nandoon sa gitna yung wounded patay. Sa likuran yung isang team. Yung isang team na apat man ng team, yung isang team sila yung nag dala ng patay sa kawundid. So, security yung isang team doon sa likod, dalawang team yung nandoon sa abanti. Sila yung magliliding. After na mga kalahating araw siguro nalakad, palitan na naman para hindi magkabuhol-buhol, hindi turo-turo. So, yung nagdala ng wounded at saka patay, sila na naman yung mag-security sa likod. Yung sa likod, sila na naman dala noon. Tapos, hanggang sa marutit. Kasi kung hindi mo i-organize, wala. Kagaya nangyari nga sa 9IB na may wounded sila, may patay. Nagkanya-kanya sila. Kawawa nga yung opisyal nila. Kasi kahit anong sabi niya sa trupa niya, extraction, wala na. Kanya-kanya, wala na ang organization. Wala na. Hindi na teamwork. Naiwan yung tatlo doon na tinulungan namin. Kaya doon din na natagalan kami. Anong nakita mo sa Ranger? Ano yung samahanan nandoon na ngayon? Magna talaga yun, sir. Ang nagagandahan kasi sa Ranger, yung organisasyon na kung ikaw lead scout, alam mo na yung gawin mo. Kung ikaw guide, alam mo yung gawin mo. Hanggang tele scout, may kanya-kanya na kayong gagawin. Lalo na sa pag-security. So, pag leading ka, pag hold, automatic na yung lead scout guide. So, di mo na sabihan pa na ikaw doon. Here as lang kung matkita ng team leader na alanganin ang lugar, kaya mag-extract siya doon sa mga 60 ganyan. No? Yung 60 doon mo iposisyon kasi may posibilidad na doon, kung may kalaban, doon dadaan. So, yun lang. Ang makaganda talaga sa atin kasi, nag-operate tayo. Hindi mo na turuan pa yung kuha na, ito yung dalhin mo, yan dalhin mo. Kasi, kadisigit na yan. Pag tilscout ka, alam mo na kung anong dalhin mo. Kasama yun doon yung kaldiro at sa kakalan. Well organized na talaga. Hindi ka na, kaya nga, hindi na. Yung ngayon nga, pag mag-operate kami, yung CEO namin, sabi, ako lang tawagin first. Kailangan ng kuan, anim na team. Hansir, may lakad. Ilan days, sir? 5 days. Sabihan ko lang yung Miss Arden, oh, prepare ka ng 5 days. Yung istri namin, anim na team. I-prepare mo. Pag-prepare, ano, paglakad. Pagdating sa bundok, yung CEO namin, tinitingnan na lang yung kuan, trupa. Tapos, ihiwalay pa minsan yung isang section. Ilisted lang yung magdala. Yun lang. Saka lang siya mag-comment pagbaba.
kung may mga nakita niya na mali, so, doon na kuminsi na ganito, ha? Dapat hindi na mangyari ulit yun, yung ginagawa niyo. So, ikaw talaga yung ranger doon.